Pero dumating sa point na talagang walang-wala, nag-bench case ako sa nanay ko. So, diba? So, alam mo yun, sobrang hirap talaga na nakikita ko yung pamilya ko na nakikita ko nahihirapan. Ngayong araw na to, samahan niyo ako at bisitahin natin ang dating OFW. Ngayon, nandahil sa network marketing, ay isa na siyang successful. Okay, pero bago natin puntahan yan, huwag nyo na po nang kalimutan, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Uplandry para lahat ng interviewin natin ay mapapanood nyo. Tara, samahan nyo ako, puntahan natin. Pero ang kagulat-gulat dito, ang big time na ngayon na si Ray, dati pa lang, security guard. Ito na ngayon, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Upline Raymond Lumabat at yun ang kanyang bahay. Wow! So tara, samahan niyo ako. Oh, come on, man. Yo, pare, kumusta? 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 Lain tuloy kayo. Kumusta ka nun? Ganda ng bahay mo. Ah, pare, kumusta? Mars, Mars, kumusta Mars? Ang ganda ng bahay niyo, Mars. Yes, thank you. Kasi tagal ko nang planong talaga pumuli ito at ngayon nangyari na. Ganda, ganda, ganda. Yeah, thank you. So, dahil sa pandemic, mas lalong maganda yung resulta. Tama, parang blessing mo. Kaya okay, din ako pala pumunta dito, siyempre. Ang dami tayong mga nanonood. Yeah. Diba? So, gusto nyo lang makita talaga. Alam ko, gusto nyo makita yung bahay ng ating kaibigan. So, gusto nyo ba itour ko kayo sa bahay ng Lumabat family? Yeah. Okay. Pwede ba? Pwede yes, ba? Pwede. Oh, walang problema. Alam mo, napakaswerte natin. Kaya tara, yes, sa kanya ko. Okay. So, so, pare, nandito tayo ngayon sa parking area mo. Yes, so, ganda nito ah. Ano to? Mercedes Benz! Yes, okay. Sa mga dream car. So, pwede ko bang ano? Yes, sa bang? Makita? Sure. Yeah, okay. Okay. Damo sa loob ng bahay. Tapos imagine niyo, may napansin pa ako dito, yung aircon nila. Yeah. Three horsepower. Sabi nila, ako rin nilalamig na gabi. Nakakabalik sa loob ng bahay mo, tapos imagine mo yung cortina. Wow, ang ganda ko. Ang hotel talaga eh. Kasi favorites pa lang ito, up. Gusto namin laging manood ng ano, Ray Potesta. Yeah, ay, ano, ay, ito matindi niya, yung pinamanood nila. Hindi. Teka. Teka, tanda dito. Idol namin, no? Sarap umupo dito. Yes.
Lagi, so enjoy yung pamilya mo dito, no? Sobrang, sobrang. Ganda, ganda ng bahay ni Paring Limon. Perfect! Ganito kami lang ng kapanya. Ganito, oo. Oo. Ganda doon na yan. Eh, palakihin pa. Tama. Yeah. So, may request pa ako, isa pa. Yes, hindi pa makita ko din yung yes. Yung ating syempre ha. Sagad na natin. Okay, tara, makikain pa ako. Oh, come on, man. Tara. Oh. Nakita niyo kung rasan pa lang. Gawa ko rin yan. Oh. Ah, gawa ko rin ito? Yes. Seryoso? Perfect. Seryoso, gawa niya. Gawa din ni Mara. So kung kailangan niyo magpagawa ng design-design, alam niyo na ako sinong pupuntahan niyo. Ako nag-design itong bahay. Ito, show yung bakagawa ko. Ang ganda ko, di ba? Alam ko may pang... Akala ko ginto kanina. Ang barbecue pala. Okay, tara. Okay, siyempre. Okay, maganda sa bahay pa may mga ganito na pansin. Perfect. Ganda, ganda. So, naka-ready na. Pati yung aquarium din na, naka-ready na. Aquarium kasi magdaano kami ng mga fish. Yan, so, pag walang ulam, diretso nakuha doon. So, ito. So, nakita nyo. Nakita nyo, ito yung... Dining namin. Tama, dining table. Pakupo nga ako. Ayan, ah! Nakikialam ako dito. So, dito kumakain si Paring Limon. Paring Limon, doon ka sa kantin yun. Dito yung mama mo, di ba? Tama. Inaka-bin space ka pa? Kasi? Ito mga painting nito, ikaw ang gusabi, ikaw na lang. Ikaw dito? Paring Limon, sa'yo, ano sa'yo dito? Yung rent, parang doon sa'yo. Ako yung bumili. Ito yung gumawa, parang kayo gumastos. Balansi lang. Saka yung ganda, ang ganda. Tapos ito, yung mini pantry. Oh, ito? Grabe, diba? Inano ko rin yan. Dati pa lagay ng bag ko. Ginawa ko ng pantry. And then ito yung tanda ko, yung mga alak pag may bisita. Ganda ko, ito may alak tayo. Kaya nga pumunta dito dahil dito eh. Yan, so ang black level natin pag may bisita, di ba? So, yan. Kompleto talaga. Ito, meron pa dito. Walis na. Walis pa dito. Ay, walis nila dito, iba. Ganda. Tapos dito kayong dalawa. Yan na. Pag gusto nyo magsangin, sa next na to. Yan, oo. Pero meron pa akong isang request talaga. Gusto niyo ba? Yes, sir. Akit naman tayo sa second floor. Gusto niyo tayo. Tara, tara. Gawa ko rin yan. Oh, ako gumawa rin yan. Ikaw din gumawa dito? Pero hindi ako nag-print. Ganda, ganda. Tsaka ako sa nila yung lumabat ko. Tsaka yung ano nila, yung handali na kami talaga, diba? Okay, ganda. So, yung walis din dito. Design yan. Yung walis din dito. Ano ba ito? Ito yung master bedroom. Ito yung hallway. Mini hallway na. Ito. Ito yan. Ito talaga. Ito yung aking medyo... Ikaw lang ang may gawa dito. Gawa. So, grabe, di ba? Imagine mo, ito po yung future nating lahat, di ba? Yes! Kasi magtalang dati, nakita ko ito kung pare kong ito. Nangungutang pa ito, yung mga pangmasahin eh. So, ano yung kwarto naman? Ito, kwarto naman ng kids, pero hindi ko na mabuksa kasi magulo. Magulo ka tayo, basta mga bata, huwag ka tayo nabukay. Ano naman ito? Ito, CR nila. Okay, CR ng mga bata. Ito, may CR dito. CR ng mga bata. O, di ba, pinakala mo po na yung CR. O, yan. Yan. Tapos dito yung... office. Nag-aano siya mag-gitara. Pero pa siyang, parang kahawig ni Rimon lumabag ng doli ha. Ay, gusto ko ta. Gusto ko ta. Ito pa ko. Dito, nagmumotor siya. Dito naman sa kabila, lumilipad na siya. Ay, yung mga awards na pakita nyo. Yung mga awards sa paring Rimon. Oh. Ganda, ganda. Tapos ayun, sa HPG diba? Niya. At bukod pa sa OFW yung kumpare kong ito, hindi nyo ba alam, isa riders. Sa malulupit na riders, ayan o, nakita mo, kasama siya sa talagang may mga pangalan, digit na riders. Na gaya, no? Ibig sabihin talaga nag-aral pa, hindi lang basta nag-rides lang. Okay. So ito ano naman to? Ito naman yung kay Reve, yung panag-school siya. Sa'yo, sa anak mo naman to. Gusto nyo bang silipin natin yung master bedroom na lumabad pa doon? Ayan, pasok tayo. Wow! Ano, dami oh! Nakita mo? Wow! Hindi natin nabusay ka doon. Nalabid to. Yes.
Wow, oh, ito. Kasi ito ang higaan. Nakakahimla ito. Di ba? Yan ako. Ay, ma'am, sabihin ikaw naman gumawa yes, ito. Wow! Maganda talaga. Iba talaga. Ayan. Ito, oh. Liga dali, tara. Sa labas naman tayo. Okay. Dito. Ay, dito pag tumanda ka. Yan. Masarap dito, oh. Ito yung Manila, oh. Yan. Dito yung baba, makakita mo. Liga dali. Ano ako? Ayun, oh. Ito yung garahe natin. Ito yung garahe nyo. Okay. So, at bukod pa doon, nakikita mo yun, napapansin mo yun sa nakapark yun sa malayo na yun. Ayun na yun yung turo ko. Ayun, may motor, ayun. Yan, may motor pa siya doon sa gilid. Hindi ko alam bakit napunta doon sa kapitbahay. Wala na parking na. Wala na parking na. So ito pa yung taas. Ganda. Wow! Yun, oh. So pag umaga, pag gising mo sa umaga, ganun ka lang dito. Oh. Perfect! Unan. Ganda. So ito to, oh. Ay nako, sarap talaga ng buhay ni Pangring Rimon. Wow! Itong gusto kong buhay. Gusto niyo ba ganitong buhay? Yeah. Kung gusto niyo ganitong buhay ni Pangring Rimon, ako advice ko sa inyo, magsikap po tayo lahat. Perfect! Okay? Tama, magsikap tayo. Yes. Kapag sisikap, wala imposible naman eh. Yes. Pero pag tamad ka, malabo talaga mangyari. Tama. Diba? So ayun, makita nyo naman, di ba, kung gaano kaganda yung bahay nila Paring Rimon Lumabad na talagang dati walang-wala sila pero ngayon. So sa mga nagsisikap dyan, patuloy lang po kayo kasi si Paring Rimon nga, ako, kami, ay ako dati security guard siya, dati OFW, nagawa namin magkabahay so walang imposible po sa mga nanonood yan dito. Huwag ka pong mawala ng pag-asa sa panahon na walang-wala ka na. Huwag ka mawala ng pag-asa sa panahon na nahihirapan ka. Yeah. Pag patuloy mo yung buhay mo, sabi nga nila, ang taong mahirap, yung taong wala ng pag-asa. So hanggang yung pangarap ka, patuloy tayo sa bahay. Pare, sobrang ganda talaga ng bahay. Talagang na-appreciate ko yung pinaikot niyo ako. Pero siyempre, gusto kong marinig sa inyo at gusto marinig natin mga tagapanood. Meron akong tanong sa inyo na talaga sigurado akong maraming makakarelate sa ating lahat ito. Yung ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? Yung pinakamahirap pa bago mo narating to yung ganitong success na nangyari sa buhay ngayon na mag-asawa. Actually, apa na eh. Sa negosyo kasi natin, yung pinakamahirap dito, yung partner mo yung unang-unang hindi maniniwala sa'yo. So ako, isa po ako sa mga ganon. So yung wife ko talagang negative. So sobrang hirap gumalaw talaga pag ang partner mo talaga walang support. Yes, so. Diba? Dumating sa point talaga. Wala pa lang support ako eh. Negative ako dati. Negative siya dati kasi nga, yung work ko is okay naman ako dati ako eh. Kumbaga, OFW ako. Kung hindi ako mag-abroad, pwede ako mag-police kasi criminology graduate naman ako. Pero talagang yung negosyo natin talaga, talagang nakita ko talaga dito yun. Yung chance talaga na pwede ko mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Kaya talagang yung ano yun, talagang tinrabaho ko talaga siya. Diba kahit mahirap, kahit ayaw niya, talaga yung paniniwala ko sa negosyo talaga hindi nawala. Hanggang dulo, kaya ito na yung buhay namin ngayon. At ito na yung sitwasyon mo, alam ako, pagkaalam ko, diba, baka kayo nagsimula ito, nagsimula ba ka sa isang bed space line? Yes, ah, yun na. Talagang ano yun, dati naka-apartment kami, nung hindi pa ako nag-negosyo, hindi ko pa ginagawa itong negosyo natin. Pero dumating sa point na talagang walang-wala, nag-bed space ako sa nanay ko. Diba, so alam yun, sobrang hirap talaga na nakikita ko yung pamilya ko na nakikita ko nahihirapan. Pero upline talaga ano eh. Yan nga eh, parang nag-isa ka rin sa naging inspiration ko. Sabi ko, nagawa na upline rin. Tama. Imposible, hindi ko magawa. Tama. So Marcy ka, ngayon yung nangyari sa inyo, di ba sabi nga negative ka dati. Diba? So ngayon, anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa mga, siyempre sa simula din, mga nagsisimula, anong masasabi mo? Huwag lang talaga kayo maniniwala sa mga asawa. Negative. Hindi ako magsasabi ako nagpapasalamat kasi hindi siya na-convert into negative din katulad ko. Kasi kung siguro naniwala siya sa pagka-negative ko, for sure, hanggang ngayon nag-OFW pa siya kahit pandemic. Yes. Diba? At the same time, wala kaming time freedom sa mga anak namin. Diba? So, alam mo na talaga, minsan talaga, kailangan supporta mo yung asawa mo kasi meron siyang goal para sa pamilya niya. Yes. So, makikita at makikita mo yun. Diba? So, yun lang. Buti na lang, hindi siya nagpa-negative sa akin. So, grabe, diba? Imagine yung mag-asawa ko talagang grabe yung pinagdaan nila. Isang mensahe pa sa mga papa sa pakinig natin. Ano bang mensahe niyo sa kanila para magpatuloy din sa buhay na maging successful din? Kung ikaw po isa, nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, lagi mo tandaan sa umpisa lang yan. Pero ang ending yan, masarap din yan. Tama? So, huwag ka lang talagang titigil at huwag kang huminto. Kasi pag huminto ka, hindi na matatapos yun eh. Tama? So, dire-diretso ka lang.
Diba kasi ganun lang din naman ako eh, nagdire-diretso lang ako. Kaya naging ganito lang yung buhay ko offline. Yes. At the same time, syempre, hihingin mo kay Lord yung pinakagusto mo sa pamilya mo. Yan yung huwag mo kakalimutan. Kasi pag hindi mo talaga inundan si Lord, walang mangyayari sa buhay mo kasi siya yung talagang may control ng buhay mo. Hihingin mo lang sa kanya, at the same time, bibigyan mo ng action. Kasi mayroon naman humiga kay Lord yung mga bagay na gusto mo, hindi mo naman ina-action, ano lang yung mangyayari. Diba? So, ganun lang din yung ginawa. So, si God talaga yung pundasyon ng buhay natin para maging God first talaga. Okay, so ayun po. Napakinggan nyo naman ngayon yung mga mensahe na ating mga legend na natin pagdating sa mga pangarap. So yung mga advice nila sa inyo, wag lang talaga kayong huminto at pagpalimutan yung Panginoong Diyos natin. Okay? So ayun na po. Maraming salamat sa inyo. At pinagbigyan tayo at nakita nyo naman, napakaganda talaga ng bahay na aking mga kumpare na to. Dating OFW, eto naman, dating estudyante na. Matawa ako. Yes, okay, imagine nyo po. So mag-asawa dyan sa nakikinig ngayon, magtulungan po kayo kasi kung nagawa nga nila mag-asawa, pala yung posible na hindi ko kayang gawin. Okay, so ayun po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Siyempre, huwag niyo po ulit kalimutan. Subscribe! Maraming salamat po. Abangan pa natin yung mga susunod pa ating interviewin ng mga naging successful sa buhay. Salamat po sa inyong lahat. God bless. God bless.